Hi po, good morning. Masama pa yung pakiramdam ko ngayon, pero gusto ko pong gumawa ng video about sa na-experience ko or na-encounter ko sa pagiging TikTok affiliate, and para aware na rin kayo guys na may ganitong case na nangyayari sa pag-TikTok affiliate. At kung mapapansin nyo guys, hindi pa pantay itong, ayan yung aking business. Side na to medyo ano pa, matambok pa siya oh. Kasi hindi pa mihilom yung aking pinagbunutan ng ngipin. And sumabay pa yung aking sipon. Ayan, medyo masakit ang aking lalamunan. Kaya ayan, sakit ang aking ulo. Pero today po, gusto kong i-share sa inyo na experience ko dito sa pagiging TikTok affiliate para aware na nga rin po kayo. And ano nga ba yun? Bale, ang nangyari kasi guys, last month pa tong problema ko na to sa seller. Dun sa product na binili ko kasi gusto ko nga siyang i-promote. Gamit ko sa pagiging TikTok affiliate, ipopromote ko yung product nila para kumita ako and magkabenta, diba? At na-message ko na rin naman yung seller na kung pwede tulungan niya ako sa aking problema, kung may tutulong man siya. And sumagot siya sa akin guys na baka daw na sa akin yung problema, kaya hindi ako nakareceive ng commission. Pero hindi ko rin naman alam at hindi ko rin naman sure kung sa akin talaga yung problema kasi dati, ganun din naman yung ginagawa ko and nakaka-receive naman ako ng commission. Ang ginawa ko kasi guys, yung mismong account ko ng TikTok shop ko, yung ginagamit ko sa pagiging TikTok affiliate ko, yung ginamit ko sa pag-order ng product para i-promote yun. Then nag-message nga po ako sa kanya na dati naman, ganun naman yung ginagawa ko, pero nakaka-receive ako ng commission. And guys, first time to nangyari sa akin. Bali, may papakita ko sa inyo proof na umorder ako sa kanila. Ito yan. Ayan guys. So, iyan. Naka-order nga ako talaga sa kanila pero wala akong na-receive na commission. Pero hindi naman masama yung loob ko guys. At ginawan ko na lang ng paraan. At lesson learned na lang din sa akin. Kaya, nilet ko ko na lang. Ang ginawa ko na lang ngayon guys is gumagamit na lang ako ng other account para makapag or umorder ng product na gusto kong i-promote. Ganun. Gumawa na lang din ako ng video na to para aware kayo na may ganun ngang case na nangyayari na. And hindi ko alam kung ako lang yung nakaka-experience nun. And nag-send naman na ako ng appeal kay TikTok pero waiting pa rin ako ngayon and hindi ko na inaasahan yung kanilang reply kasi parang wala din din naman mangyayari. So ang ginawa ko na lang talaga is lesson learned and other account na lang yung gagamitin ko sa pag-order. Sa mga product. So, yun lang guys. Hindi ko napapabayan yung video na to. Ay, mga ganong case talaga na nangyayari sa pag-TikTok affiliate. And, ayun lang. Keep it up and fighting!